So we are now at Masjid al-Quba. Ito ang unang masjid na itinayo sa Islam. At ang pagsasala dito ng dalawang rakaat, ang reward mo dito is katulad ng umrah. Assalamu alaikum. So andito na tayo sa Jabal Uhud. So ito yung sample ng pangyayari noon. So pag tinutukoy ng Propeta Muhammad SAW, minsan yung mga reward na dinahal yung tulad niya sa Jabal Uhud. Ito yung gano'ng kalaki yung Jabal Uhud. May napatutulan tayo doon kahit maiksi lamang. Kasi yung mga iba minsan pagpupunta dito, selfie lang iniisip, picture, view, maganda. Pero hindi kinukuha yung aral na ginawa ng mga sahaba na yun. Imagine mo 70 lang namatay. Para saan? Para kanino? Para sa Allah. At dahil para umabot ang Islam sa'yo na tayo ay naging Muslim ngayon. We are ready. Masjid. Assalamualaikum. I am with the group of Filipino. It is their first time to perform Umrah. We are all 21. First time mag Umrah. Mashallah. Yan. Kalbo is real. Inshallah, iba-ibang klaseng dates, oh. Drifting lang sila eh. Kahit kalilinis lang, oh, inapakan na namin, oh. Maya't maya yan, umiikot lang sila. Katatapos lang natin mag-umra kanina, naka-uwi na tayo maaga, nakatulog. Ngayon magjujuma sa Allah. Assalamualaikum. After nito, diretso tayo ng Medina after ng Asr. Inshallah. Pagsikapan yung makapunta ng umra, kung sino man. Inshallah. Daming tao. Wala na, sarado na yung paakit ng masjid. Ito yung bagong extension ng Masjid al-Haram. Ayun, dito yung ano. Ito yung bagong tinayo nila. Sa kabila nito, may pinto na ganyang kataas. Simula doon, pababa. Ito, ang kapal. Kahit itulak mo, hindi talaga magsara. Eh. Parang pader. Sa laki at kapal. Ito yung aud pabango. Inshallah.
Mukhang pala siyang pagkatayo. Ang ganda. Lalaking gate, oh. Masok na ang sala ng Duhur. Sampo, ang dami na. Daming tao, oh. Oh, daming tao. So, paalis na din kami. Siguro doon tayo sa musalla. Parang tablik, oh. Ano yan? 3 days? 40 days? 40 days? So, nabili natin to sa labas kanina. 15 lang. Napakanipis yung ganda, mashallah. Ganda. 15 lang yung nagbibinda doon. Oh. Bus stop muna kami dito papuntang Madina at may nakita tayong dates na Ajwa. Inshallah 15 ang ano, dalawang pack na ganyan to. Masarap talaga, may pagkalasa siyang parang may pagka grapes ganun, pasas. Ito yung favorite ng Propeta, ito yung dates na lagi yung kinakain, yung kulay black. At alam ko may hadith na maka 7 ka na ganyan to, pero may mga sasabi kahit anong dates. Pero alam ko nabanggit kasi doon Ajwa. Naka 7 ka na Ajwa sa isang araw, isang protection sa black magic o sa mga hasad yan. Allahu alam. Assalamu alaikum. So we are now at Masjid Al-Quba. Masjid Quba. Here's the mimbar. Ganun ang mimbar. So this is the first masjid was built, ever built. Ito ang unang masjid na itinayo sa Islam. Sinasabing itong Masjid Quba, tinayo ng Propeta Muhammad SAW. At ang pagsasala dito ang dalawang rakaat. Kapag ito ay sincere, ikhlas, ay inshallah ang reward mo dito is katulad ng umrah. Alam natin gano'ng kahirap mag-umrah. At yun ang reward niya pag sala ka ng dalawang rakaat dito. So ito ang unang masjid na itinayo sa Islam, ang Masjid Quba dito sa Madina. So this is the view outside. MashaAllah. Ming Ajwa dates. At yung iwan na tayo. Yan, mapapanood sa YouTube. Warahmatullahi wabarakatuh. Nasa ano na to? Nandito kami sa masjid. Nasa 24 oras na masjid to. Masjid Al-Quba. Oh, mani-mani dito, big mineral water kayo dyan. Mani-mani-mani. Chicharon, chicharon, mani.
Assalamu alaikum. So, andito na tayo sa Jebel Ohud. Dito ginanap ang, hindi ako nagkakamali, ay kung pangalawa siyang digmaan between ng mga kuffar sa Mecca at mga Muslim sa Medina. So, ito yung sample ng pangyayari noon. At maraming mga sahaba na matay dito, halos 70, kasama na ang uncle ng propeta, si Hamza. So, dito kung saan nilibing ang 70 na sahaba na matay, kasama na ang uncle ng propeta, si Hamza. So, inshallah, akit tayo dun sa Jebel Rumah para makita yung ang view. So, hindi ako nakakamali, ito yung Jebel Rumah kung saan pinaiwan ni Prophet Muhammad sa salam yung mga archer ng mga Muslims yung time na yun. Huwag silang bababa dyan, kahit anong mangyari. Pero yung nakita ngayon lang na parang natatalo na yung mga kalaban, which is si Khalid bin Walid, ay isa pang hindi Muslim yung time na yun. So inshallah kita tayo para makita yung view. At hindi ko sure kung talagang dito lang sila umikot, or kasi kung Jebel Ohud ay napakalaki at mukhang imposible agad magawa yun sa ganun oras lang. Allahu alam. Dito ang mga kasama natin, mashallah. Yung mga nagkawalaan sa umrah. Kumabay po naman kayo, nagsama tayo sa nawala. So, ito yung Jebel Rumah. Dito ginanap yung Battle of Ohud. At ito yung mga posisyon ng mga archery. So, makikita nyo. Doon yung cementerio. Sa nalibing yung mga sahaba. Ng 70. At doon yung, ayan yung Jebel Ohud pero madilim. Akin ang Jebel Ohud. Nandun. So pag tinutukoy ng Propeta Muhammad SAW, minsan yung mga reward na dinahalo yung tulad niya sa Jebel Ohud. Ito yung gano'ng kalaki yung Jebel Ohud. Sample ng reward nyo sa kabilang buhay sa mga ibang binanggit na gawain na magubuti. So, hindi ko sure saan banda talaga umikot, kung mismo yung Jebel Ohud or dito lang banda sa likod. So yung time na yung mga archery andito, at sabi yung Prophet Muhammad, biniling sila, hindi sila bababa kahit anuman mangyari. So yung akala nila natatalo na yung mga kalaban, sila ay nagsibabaan at dun napahamak ang propeta salam, at kaya 70 na sahaba namatay doon kasama ng uncle niya. Sinasabi pa nga may tumama na spada din o axe sa ano ng propeta, helmet niya, at naano pa yung ngipin niya kung hindi ako ng damage. So kaya tayo makita dito para ma-imagine nyo kung ano yung taas niya, yung itsura niya kapag ikaw ay kunwari yung archery yung time na yun. So si Khalid bin Walid, hindi pa siya Muslim yung time na yun. Siya yung may idea na palibutin sila at atakihin sila patalikod. Kaya doon sila natalo. So kung hindi bumaba yung mga archer yung time na yun, makikita nila na may kalaban ni ikot at maano sana nila, matatarget nila. May napatutunan tayo doon kahit maiksi lamang. Kasi yung mga iba minsan pagpupunta dito, selfie lang iniisip, picture, view, maganda. Pero hindi kinukuha yung aral na ginawa ng mga sahaba na yun. Imagine mo 70 na namatay. Para saan? Para kanino? Para sa Allah. At dahil para umabot ang Islam sa'yo na tayo ay naging Muslim ngayon. Kaya mo sinakipisyo nila yung buhay nila sa Allah na para ikaw ay ngayon na ikaw ay Muslim. Dahil sa kanilang sakripisyo, tayo, kung tatanungin natin sarili natin, sila iniwan nila yung pamilya nila, kayamanan nila, buhay nila, binigay nila sa Allah. Tayo, anong naambag natin sa Islam na hihigit dun sa pawis nila o kahit matumbasan lamang yung pawis nila. Wala. So ngayon ay may makuha tayong aral dito. Kaya sa pag-akit dito, parang gusto mong i-imagine yung nangyari dito na paano namatay na 70 na Muslim para lang sa din ng Allah. At tayo, minsan, hindi naman ito ang hinihingi ng Allah sa atin na pati yung buhay mo, ibigay mo na sa kanya na mamatay ka o ipaglaban ka digmaan. Simple lang inuutos sa atin ng Allah na batas niya, pero hindi pa natin magawa. Tignan mo siya.